So tuloy lang natin ang culturally sensitive approach to documenting local communities ng Habi Collective Media. So lagyan natin ng context. So, kagaya na nabanggit ko, ngayon Oktubre ay buwan ng mga katutubo. So isang particular na grupo na etnolinguistiko ay matatagpuan sa Cordillera. So, noong 1900 o 20 siglo ay panahon ng kolonyal na Amerikano at ginawang mga subject ang mga katutubo sa kanilang mga anthropological mapping at pag data gathering ng mga Amerikano na mga scholar at mga imperialista. So, dagdag pa natin sa konteksto na kasama sa mga dokumentasyon ng mga nag-aaral ng antropolohiya ay mga newsreel, mga video coverage at mga black and white na documentary na litrato na pinapakita ang quote-unquote na native lives ng mga taga-Cordillera. So, kita nyo, labas ang puwet at labas ang mga bahagi ng katawan na ngayon ay tinuturing na pribado. So, bigyan pa natin na mas malalim na konteksto, hindi lang yung pang-araw-araw na buhay ng mga tao, kagaya na nakikita nyo sa litrato, yung pagpatay o pagkain ng aso at yung mga batang mga babae na yan, tinuturuan o dinidirect na mag-post o gumawa ng mga tablo o yung mga sitwasyon kung saan sila ay nagpapakita ng kwento. So, imbis na mabigyan ng depiction na karaniwan ay nami-misdepict pa yung mga tao, particular yung mga ninuno natin, kaya tinatawag silang primitibo o atrasado sa panahon na pinasok tayo ng mga mananako. So kahit sa kasalukuyang panahon, sa mga textbook ay makikita natin at kahit mga gawa pa ng mga batikang mga direktor ay hindi din nakaligtas sa impluensya ng kolonyalismo. So kahit mga libro at mga kagamitang pampaturo ay nagkakamali. So kailangan natin itong iwasto. So, paano natin ito magagawa? So, meron pangailangan para mag-decolonize ng ating pamamaraan sa dokumentasyon. So, meron mga tips ang Habi Collective Media so para bago at para din habang at kahit pagkatapos ng shoot. So, meron silang 6 na tips para sa pagsisimula o pagpaplano bago pa yung actual na shoot. Una, magsaliksik tayo. So maghanap tayo ng mga secondary na mga material na matatagpuan sa mga artikulo, sa balita, kahit sa online o internet. Pangalawa, so kung maaari ay gumawa lang ng maliit na grupo, so wag natin lakihan. So binubulang ng 3 hanggang 5 tao na pwede mag-multitask. Pwedeng gumawa ng iba't ibang bagay. So yung masyadong malalaki ng mga grupo ay nagiging intrusive o pag minsan yung nakaka-intimidate pa sa komunidad na dinodokumento natin. So pangatlo, makakatulong kung meron tayong alam na ibang wika. So mahalaga na meron tayong conversational na competence sa lokal na wika. So mahalaga, pinapakita dito isang membro ng collective, si Lester, na merong alam na local na wika, kaya nakakapag-usap siya. So, pang-apat, ay gumawa tayo ng pakikipag-ugnayan sa lokal na gobyerno at kahit po sa mga elders, yung mga pinuno ng komunidad. So, dahil mga katutubo to, ay kailangan ay makakuha ng permiso o ng consent sa NCIP o National Commission for Indigenous People. Pero may interesanteng kwento
sina Lester at si Carla tungkol dito na bago pa sila kumuha ng consent, ay kumuha na sila ng permiso sa mga elders. Kaya nagulat na lang yung NCIP na nakakuha na sila ng abiso. So, panglima, yun nga, kailangan ng consent, ang kailangan na maging batayan ang lahat ng pagtatrabaho kasi may kinalaman ito sa ownership, sa involvement, saka investment. So, dapat ay pag-aari ng lahat o komunal, hindi siya privado. So, panguli, bago ang shoot, huwag tayong excited. Ano? So, do not shoot right away pagkadating na pagkadating. So, medyo pakiramdaman muna natin. So, start by feeling the place first. So, mag-observe tayo, makinig, may pagkwentuhan sa mga tao bago tayo mag-shoot. So, ito yung mga turo ng mga nauna na sa atin ng mga documentarist, mga scholar, mga photographer, mga artist, katulad din na June Prill Brett, ni Tommy Hafalia, syempre ng national artist para sa pelikula, si Kidlat Tahimik, at ang Batikan na historiador na si William Henry Scott. So, yun yung mga tips bago ang shoot. Meron din naman tip habang nagsushoot. So, yung mga na kulay pula, ito yung mga kailangan natin na lagyan ng diin o emphasis. So, naka-capitalize mo, naka-caps lock, consent. So, kailangan talaga natin magpaalam, humingi ng permiso. So, lahat ng ating mga gagawin ay magiging okasyon para magamit yung consent. So, dapat ay mutual yung consent. Pangalawa, kailangan natin nasa oras. Hindi totoo na ang Filipino time ay late. So, sabi nga ng DOST, isa lang yung oras natin o one time. So, time ni one. Yung time ni one o one time ay on time. Pero hindi naman ibig sabihin ay tayo ay masyadong tensyonado dahil nag-abol tayo ng oras at kailangan natin makakuha ng consent. So matuto tayong mag-relax, maging kalma, chill. Huwag tayong magsigawan pag tayo ay natitensyon. Kasi naapektuhan yung ibang mga tao, lalo na yung mga tao na hindi nakakakilala sa atin. So huwag tayong gumawa ng eksena. So irespeto natin kung ano yung meron doon, kung ano yung oras ng kanila, huwag tayong magmadali. So, hintayin natin yung tamang moment, yung tamang panahon. O huwag tayong ura-urada na kailangan may deadline, matapos. Alam natin yun. Kaya kung kailangan natin matapos, ay maaga tayong magsimula. So, katulad ng deadline natin na October 19, ay di aga-agahan din natin ng pagsisimula. So pagkatapos natin mabasa yung mga material, mapanood itong video na to, kahit puputol-putol, mabubuo din natin yan sa atin na isip. So meron din mga panahon kung kailan magpahinga at kailangan ito ay maintindihan. So hindi pwede yung style natin kung saan tayo galing na paspasan. So hindi palaging ganun sa mga lugar na pupunta natin, kahit ganun sa lugar na pinanggalingan natin. So, merong tips bago, habang, syempre meron din pagkatapos mag-shoot. So, kailangan gumawa tayo ng paraan para nakapanood yung ating mga kinuhaan ng footage, yung mga in-interview natin, yung mga inabala natin. So, abalahin natin sila ng konti, pero bigyan natin sila ng pagkakataon para mapanood nila yung kanilang sarili. So let your subjects review your rough cut o yung picture lock for their comments and reactions. So kung meron silang gustong baguhin o hindi nakuha yung paliwanag o yung konteksto, so maaari naman, bakit hindi? So kung naabala natin sila, dapat maliit lang na bagay yung pagpapalabas sa kanila at pagpapanood sa kanila para magkameron tayo ng sense ng ownership na hindi lang ito isang tao may-ari, kundi ang may-ari nito ay komunidad. Katulad nung panahon na wala pang singer na sikat, yung folk song ay kanta ng lahat, hindi kanta lang ng
idol o ng star. So, lahat ay meron involvement. So, kasali sila, hindi sila saling pusa lang. Kasi meron silang binigay, meron silang ininvest at panahon yon at resources. So, hindi dahil sa hindi sila kasama sa production ay hindi sila bahagi ng pelikula. So, kasama sila sa dokumentaryo. So, hindi kagaya ng mga nauna na mga nag-document na mga scientist, mga anthropologist, mga mananaliksik, mga researcher, kailangan baguhin natin yung gano'n na practice. Sa huli, ang conclusion, ang nasa dulo, wala talagang mga shortcut sa paggawa ng mga culturally sensitive o culturally competent na mga content o nilalaman, lalo na sa mga lokal at mga katutubong komunidad. So, gumawa tayo ng paraan para madaanan natin bawat proseso kasi mahalaga yung bawat hakbang ay masunod. So, pwede naman natin bilisan pero kailangan ay pagdaanan natin lahat ng mga step o lahat ng hakbang. At yun yung magdadala sa atin ng pagiging sensitive at pagiging competent. So, syempre sa larangan ng kalinangan o kultura. So, buti na lang sa Marinduque ay wala masyadong indigenous people pero meron din. Pero hindi sila katutubo dito kundi katutubo sila sa ibang lugar. Ang marami lang dito sa Marinduque ay mga indigent. Kaya marami pa rin mga beneficiary ang Four Peas. So, hindi naman sa pag-aano pero mas maganda na kukunti na lang ang beneficiary ng Four Peas at matanggal na tayo dyan sa listahan na yan kung kaya naman natin na i-provide din natin mga pangailangan. Pero magugulat tayo dahil yung mga katutubo, kung titingnan natin sa ating sukatan o standard, baka mas tingin natin mas mayaman tayo sa kanila pero ang totoo niyan ay kahit wala sila ng mga material na bagay, mas mayaman sila kaysa sa atin. At kailangan natin maging sensitibo at maramdaman natin kung ano yung kanilang pakiramdam. So bilang pagpapatuloy ay meron din pagbabahagi ng karanasan at mga leksyon sa pagpabahagi ng mga kakayahan o skills transfer. So ito yung sitwasyon sa norte, sa Amyanan. So ito yung kanilang sitwasyon. So dati ay mga bisita lang sila. Ito si Carla at partner ni Lester. Noon pumunta sila dyan ay production sila. Ngayon ay doon na talaga sila nakabase sa Bontoc. So meron pagtingin na yung mga nasa Visayas o nasa Mindanao o hindi kasama sa NCR ay peripheral, yung mga nasa Laylayan. Pero magugulat tayo, meron talaga silang eksena doon. So, nagsisimula pero meron. So, kagaya ng ating pambansang alagad ng sining sa pelikula, si Kidlat Tahimik at si Christopher Gossum. So, maraming mga umuusbong na mga filmmaker katulad nina Sig Dulay, ni Glenn Parit, siyempre si na Carla at si Lester ng Hobby Media Collective. At ito yung kanilang proseso, open space, talagang bukas sa lahat at merong suporta sa mga bata, lalo na sa pagpapalit na sistemang edukasyon. So nag-i-interact yung ating mga kurso ngayong semestre, meron tayong cross-cultural communication, bagay na bagay ting itong material ito sa paggawa ng video, ethnography. So, matuto tayo sa kanilang mga lesson. At tingnan din natin kung ano ang naging tugon ng mga bata. So, nagkameron ng espasyo para sa bagong kaalaman at pagsasalin ng mga kaalaman. So, nagkameron ng platform katulad ng pelikula Union. So, La Union. Pelikula Union. So, sa Marinduque, meron namang Union Lokal. So, mula doon sa Hobby Collective Media, meron din Hobby Workshop. So, yung kanilang space na private, ginawa na nilang public. Yung kanilang space ay ginawa na nilang Balay Hobby na bukas para sa consultation, internship, tsaka
apprenticeship. So gumagawa sila nito at ito yung mga dahilan nila kung bakit nila ginagawa. So kailangan talaga ng suporta. So nung panahon na normal pa, yan, ganyan ang kanilang practice. So sa panahon ng new normal o bagong kadawyan, kailangan pa rin natin yan. Pero lalo natin paigtingin pa. Pangalawa, sa mga malalayang lugar at hindi talaga mabilis na internet, katulad kagaya ng Marinduque, kaya puputol-putol tayo, kailangan natin gumawa ng alternative na platform. So ito yung pinuprovide ng Hobby Collective Media. So pangatlo, at mahalaga din ay na hindi makaka-afford ng mga online reading o mga tutorial ay face-to-face. So kahit na ganito yung panahon natin ay practicein na lang natin ng physical distancing, hindi social, kasi may paraan naman para maging social kahit na hindi physical. At syempre yung mga health protocols natin. So last ay kailangan natin i-sustain ang komunidad sa pamamagitan ng pag-alaga sa mga umuusbong ng mga pamimilikula o filmmakers at idugsong yung kanilang tradisyon sa mga grupo at mga established na mga filmmaker. So sa kabuuan, kailangan natin maging malakas sa mga panahon ngayon, pero ethically grounded pa rin ang ating mga mamimilikula sa Luzon at sa ibang bahagi ng Pilipinas. So, salamat sa Hobby Collective Media sa pagbabahagi ng kanilang mga slides at salamat din siyempre sa PCIJ sa pagbibigay ng pagkakataon na maging fellow at ma-echo ito sa ating mga estudyante kasi ito naman ang ating mission at tunguhin sa klase para maitawid natin ito sa ibang mga isipan at sa mga puso ng ating mga kababayan at magsisimula tayo talaga ng pagsasali ng kaalaman sa pamamagitan ng mga ganitong pamamaraan. So kahit dahop tayo sa teknolohiya, wala naman problema. So makikita naman natin yan sa ating mga practice. So ituloy natin yung ating mga ginagawa. At bilang panghuli, ay gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kasalukuyan natin na ginagawang proyekto. So pwede natin tuntong gawing reference o tuntungan. So hinihikayat ko ang mga estudyante ng non-literary text na magkaroon ng interest sa ibang pamamaraan ng pagsulat. So, yun nga, hindi siya literary. So, meron na tayong Litera Club. So, baka pwede din tayong bumuo ng ibang grupo na may hilig o merong diwa sa kasaysayan. So, meron ba na kilala kay Lolo Kiko? So, kung hindi nyo kilala si Lolo Kiko, ay si Francisco Labay ito. So, isa sa ating mga lokal na historiador. At ito yung mga pabalat ng kanyang libro na sinusubukan natin ilabas. Sana ay within this year, ngayon taon ng sentenaryo, ay mailabas na natin sa wakas itong mga kwento ni Lolo Kiko. So ang pabalat ay gawa ni Anto Montiagudo at medyo matagal-tagal na itong proyekto. So sana ay maipagpatuloy natin itong ginagawa na ito para mabasa na to ng ating mga kabataan. So kung mapapansin nyo, ito din yung logo na ginagamit sa Battle of Pulanlupa. So hindi lang naman Pulanlupa ang ating labanan, meron din sa Paye kung saan galing si Lolo Kiko. So taga Sitio Paye siya sa Balingbing. So ito yung alternate na pabalat at meron pang pangatlong version. So silhouette na version. So yun pa rin yung pamagat, kwento ni Lolo Kiko. At ang subtitle naman o
heading ay Battle of Pai and the Battle of Kulanlupa, the force and tenacity of the Filipino spirit. So, sa katapusan ng 14 na semestre, o 14 na linggo sa loob ng isang semestre, ay sana makagawa din tayo ng kaparehong output. Yun natin mga storya, pwede natin maipon na parang libro. So, yun natin libro ay syempre bubuhay ng mga chapter. So, kung yun yung pabalat ni Lolo Kiko, ito naman yung nilalaman. So, talagang ang intention natin nito ay gawin siyang history of Marinduque. So, nailabas na natin at napanood nyo na sana sa atin colloquium yung ginawa natin mga proyekto tungkol sa saling awit at saling tula. Tsaka doon sa local history and cultural literacy na project. So, sana ito yung kasunod natin na mabuo na proyekto. So, nakita nyo na rin sana yung nilabas na libro ng Litera Club, yung Malikhain, tsaka ito lang yung Balangaw. So, sana ay mailabas natin itong history of Marinduque ni Kiko Labay na merong particular na focus sa Battle of Pai tsaka sa Battle of Kulanlupa. So, bagamat marami din ibang mga chapter ay lalong mas tampok ang Pai dito tsaka labanan sa Kulanlupa. So, sana ay matapos natin ito kagaya ng hiling natin na matapos din tayo sa 7 linggo ng semestre. Yun yung kalagitnaan ng semestre. At sa darating na 14 ng semestre, di tapos na ang ating ELS 111 at makabuusan na tayo ng compilation o anthology ng mga istorya na halaw sa datos o halaw sa saliksik natin. So, ang saliksik naman ay hindi naman kailangan na quantitative. So, pwede naman qualitative. O mas mainam ay kombinasyon itong dalawa. So, muli, binabati ko kayo ng buwan ng katutubo at ng mga gallery at museum sa bansa. So, sana ang atin na gagawin na libro ay magsisimula sa chapter, sa nilalaman at sa pabalat. Sana meron tayong makuha sa PCIJ na mga idea tungkol sa format na pwede natin piliin. Pwedeng documentary, pwedeng podcast, pwedeng mobile journalism. So maraming mga option. So marami din content. So pwedeng tungkol sa environment, pwede naman sa proseso ng local government. So dahil ngayon ay health crisis, pwede din tungkol sa hospital, sa mga rural health unit. So maraming pwedeng gawin kahit tayo ay nasa loob lang ng bahay. So panoorin nyo tong video na to, basahin nyo yung mga material na nasa Google Classroom at magkita-kita tayo ulit kahit virtually lang na paraan, kahit online lang tsaka remote. So maraming salamat sa inyong attention at sa inyong pakikinig.